Kung kayo ay menopause na at walang gana, tuyo, masakit, mahapde, makate, may gasgas, masakit umihi pagkatapos, kung nagkakaintindihan tayo at nakaka-relate kayo, panuurin lang hanggang dulo para alam kung anong gagawin. Ito po si Dr. Carol Taruk, isa kong obstetrician-gynecologist. Welcome po sa channel ko. Kung ang nararamdaman ninyo ay kamukha ng mga nasabi ko, meron kayong tinatawag na vulvovaginal atrophy at female sexual dysfunction dahil sa menopause. Nagdinipis na ang lining ng vagina at puwerta dahil mababa na o wala ng estrogen. Ang estrogen na to ay galing sa mga follicles ng ovaries. Habang kumukonti ang follicles, bumababa din ang estrogen. At pag manipis na to, tuyo na at mararamdaman nyo na ang lahat ng mga sinabi ko. Dagdag pa, sa edad na to, common ang diabetes at prone kayo sa yeast infection na dahilan ng pangangati. Dagdag pa rin ang stress, anxiety, depression na dala ng menopause. Kaya nababawasan ang inyong gana. Prone din kayo sa sakit sa edad na to. Yung iba nagkaka-cancer, kaya kailangan mag-chemotherapy, radiotherapy at uminom ng mga gamot na pwede rin magpanipis ng lining ng vagina at puwerta. Pag nagkakaedad pa, madalas kayong pumupunta sa banyo dahil madalas ang inyong pag-ihi. At sa inyong hindi sanay sa punas lang, madalas pa ang inyong paghuhugas na pwede maging dahilan para mairita ang inyong puwerta. Ang pagsiping ay isa sa pinaka-importanting parte ng relasyon ng mag-asawa. Pero marami rin siguro sa inyo na 40 years old pa lang ay give up na. O pwedeng pag-menopause, give up na rin. Na dahilan ng frustration sa inyong partner. 2 to 3 times pa naman mas mabilis bumaba ang hormones ng babae kaysa sa lalaki. Kaya sila ay go pa. Habang kayo ay give up na. Para tuloy-tuloy pa rin ang inyong lambingan, bibigyan ko kayo ng advice kung anong gagawin. Una, gumamit lang kayo ng mild soap. Kung pwede, liquid soap na unscented. Tuyo na nga, huwag nang dagdagan ang pagkatuyo. Hanggat maaari, labnawan lang ang sabon at gamitin lang ito 2 times a day. Siguraduhin patuyuin after maghugas. Marami mga gamot pero ito'y piniprescribe ng mga doktor. Isa na dito ang hormone replacement therapy. Dahil hormone ang kulang ninyo, hormone din ang ibibigay sa inyo. Ayon lang sa isang malaking pag-aaral, pag ang hormone replacement therapy ay ginamit ng pangmatagalan, pwede ito maging dahilan ng breast cancer at mga cardiovascular problems, kamukha ng heart disease. Kaya kailangan ng check-up sa inyong mga doktor bago gamitin ito. Kung hindi pwede ang iniinom, pwede naman ang vaginal estrogen cream. Yun nga lang, pag gumamit nito, may konting estrogen din na pumapasok sa ugat at pwede magkaroon ng effect sa buong katawan. Marami rin mga gamot na nilabas na kamukha ng effect ng estrogen. Meron ding gamot na pwedeng ipasok sa puwerta na makakatulong para sa vaginal dryness. Ito ay isang klase ng steroid na pwede makonvert sa estrogen o androgen. Kailangan din ng prescription ng inyong doktor. Meron ding mga tinatawag na lubricants. Ito ay mga pampadulas lang. Wala itong mga hormones kaya ito ay safe na gamitin. Maraming klase ng water-based lubricants. Ang mga available sa drugstores natin ay ang KY Jelly, Felina, V-Sense. Paglalagay lang ng konti sa labas ng puwerta, pag ready na. Ang mga vaginal lubricants ay one time lang na ginagamit, during sexual act lang. Hindi masyadong recommended ang oil lubricants. Pwede kasi itong magmantsa, pwede itong makasira ng condom, at pwede ka rin maging prone sa infection, bacterial vaginosis o yeast. Meron ding tinatawag na vaginal moisturizers. Ito ay ini-insert sa vagina every day or every 3 to 5 days para ma-maintain ang moisture. Ang mga pwedeng mabili sa drugstores natin ay ang Replens at ang V-Sense. Ang Replens ay pwedeng ilagay every 3 to 5 days para ma-maintain ang moisture sa loob ng vagina. Ang V-Sense ay pwedeng gamitin every day tuloy-tuloy for 4 weeks. Importante na uminom rin ng maraming fluids kasi pag na-moisturize ang buong katawan, kasama na yung sa baba.
Magbawas din sa maalat kasi ang maalat ay nakaka-dehydrate ng tissues. Ang isa ring importante ay ang circulation. Pag maganda ang blood flow sa katawan, mas namo-moisturize din. Para maganda ang circulation, mag-exercise kayo mga 30 minutes a day, mga 3 times a week. Isa na rin klase ng exercise ang regular sex. Pag regular ang inyong pagsiping, nag-i-increase din ang blood flow papunta sa lugar na yon at ito ay namo-moisturize. Pwede din yung tinatawag na Kegels exercise. Nagiging tight na ang muscles dun sa lugar na yon at nag-i-increase pa ang blood flow. Kung paano gagawin yan, panoorin nyo lang po ang vlog ko. Sa mga vitamins naman, maganda ang vitamin D na sunshine vitamin. Pwede magpa-araw na lang mga 30 minutes 3 times a week o kaya uminom ng vitamin D 600 to 800 IU per day. Maganda din ang vitamin E. Nakakatulong ito para mag-improve ang circulation sa lugar na yon at magkaroon ng moisture. Pwedeng uminom ng 200 to 400 IU per day. Siguraduhin lang na wala kayong history ng bleeding. Kung hindi naman niinom, pwede rin ang vitamin E na pinapasok sa puwerta. Ang mga vitamin E suppositories ay ini-insert every day for 2 weeks. Tapos insert ito 2 times a week for 10 weeks. Total of 12 weeks or 3 months. Kung hindi siya available, ang pwedeng gamitin ay yung vitamin E capsule. Ang availability niyan ay mga 300 to 400 IU. Tusukin lang yung vitamin E capsule, tapos insert na to sa puwerta. Pwede mag-insert ng every day for 2 weeks, tapos 2 times a week for 10 weeks, para makumpleto rin yung 12 weeks o 3 months. Malaking tulong din ang omega-3 fatty acids na iinumin nyo every day para mag-increase ang vaginal moisture. Para madagdagan daw ang gana, nakakatulong daw ang ginseng. At ang pinakamaganda raw, ang Korean red ginseng. Marami rin pwedeng maging side effects ang ginseng. Kung kayo ay hindi makatulog, nagpa-palpitate, nagda-diarrhea, ihinto lang po ito, magpahinga ng mga 2 weeks. Kung may allergy kayo, meron kayong ibang sakit, meron kayong iniinom na gamot, ipaalam muna sa inyong doktor kung iinom kayo nito. Punta naman tayo sa mga pagkain. Totoo daw na ang oysters ay nakakadagdag ng libido. Nakakatulong din daw ang mga isoflavones na nakikita sa soy, tofu, miso, nuts, apple, celery. Pwede makakuha ng omega-3 fatty acids sa mga pagkain. Marami nito sa fatty fish, kamukha ng salmon, mackerel, tuna. Sa mga nuts at sa mga seeds, kamukha ng pumpkin seeds, sunflower seeds. Nakakatulong din ang mga dark green leafy vegetables, kamukha ng spinach, kangkong, pechay, at mga prutas, lalo na ang avocado. Ngayong alam nyo na kung ano mga kinakailangan para mag-increase ang vaginal moisture, importante ang open communication ninyo ng inyong partner. Magandang maintindihan niya ang inyong nararamdaman at makapagtulungan kayo kung paano mapabuti ang inyong relasyon. Sana marami kayong natutunan sa video na to. Maraming salamat po.